Ako sobrang saya kasi alam mo, napaka-importante na ito sa amin eh, lalo sa aming mga artista. Kasi dapat talaga suportahan natin ang ating industry eh. Pag mayroong pagkakataon na makagawa ka ng pelikula, lalo na ganito sa ano, sa Metro Manila Film Festival, either December yan o ngayong summer, talagang ginagrab ko ng opportunity kasi ito yung pamamaraan namin para makatulong kami sa industriya natin, sa mga kapwa artista natin. Sa ina, reunion with Coco, kahit ginawa nyo ito ng provinsyano, it seems like a reunion with Coco. Nahatak lang po ako sa set ng probinsyano. Hindi ko mahindihan tong lalaking to. And also, of course, it's a great honor to be working with Derek Brillante, diba? This is my first time. So, nagpapasalamat ako, of course, kay Coco and kay Derek for inviting me to be part of this beautiful film. And also to work with some of the most respected actors sa ating industriya. Kumusta ang no-script acting? ngayon po alam ko na kung saan nakuha ni Coco ang kanyang style, kung kanino po siya nagmana, kay Derek Brillante po pala. Buti na lang na-train ako ni Coco sa probinsyano, kundi baka nagka-utal-utal po ako pagdating sa set ni Derek Brillante. But syempre grabe po ang suporta nila sa akin at ang tiwala. That's why I was never here. Dadating ka ba sa mga sa Batang Yapo? Siya din na since that is in freelance to, ha? Yan pala eh. Dahil lahat naman kami, kumbaga kasi sabi ko nga eh, ang show naman namin, sana humaba rin siya na kasing haba ng probinsyano. Actually, doon nga ako namang problema kasi ang nagiging problema na namin, minsan nahihirapan na kami mag-cast kasi nauubos namin lahat ng artista. Yun yung nangyayari. Tinalo na nga ng probinsyano yung Mara Claro. Dati kami yung longest eh. Kami na yung longest. So 16 pa probinsyano. Fresh shirt sa'yo na parang nakukumpay sa probinsyano. Hindi naman po. Actually, ibang-iba naman kasi siya eh. Ibang-iba yung kwento niya dun sa probinsyano. Pero sabi ko nga, hindi ko naman kasi inano na sana humaba. Basta ako, hanggat gusto siya ng mga manonood, nandito yung show. And then sabi ko, kung hindi ko sakali na ano na, maramdaman na namin na hindi na ganun kagusto, marami kami kasi konsepto pang nakaabang eh, para dun sa ano, para gawin. Pero hindi ba lagi ako kinabahan kasi pinalakas mo yung prime time ng isang maliit pa na network, K2C, TV5, pinalakas mo siya? Honestly, sobra akong na ano eh, masayang-masaya ako. Kasi nakakatulong kahit papaano. Ang sarap kasi na maraming network, maraming trabaho para sa ating lahat, 'di ba? Sa mga artista. Kaya dapat talaga ano eh, magtulungan tayo eh. Hindi lang para sa ibang network, kundi para sa lahat ng komunidad ng industriya natin. Coco, balita ko ay tinutulungan mo lahat ang mga artistang hindi nagkakaroon ng pagkakataon na maging bahagi ng iyong pelikula o ng Batang Quiapo. Sapagkat ikaw ay doon kang matulungin, ano masasabi mo sa iyong bukas pusong pagtulong sa mga dating artista na naghahanap ng trabaho? Honestly, sa akin po kasi ano eh, bumabalik lang naman ako ng ano eh, ng utang na loob ko rin sa lahat ng mga taong tumulong sa akin nung nagsisimula ako. Kasi yan yung bagay na hindi ko makakalimutan.